Meron tayong may statement na nirelease kahapon, partner, warning our people, our kababayans, sa dengue. O yun ang nakakatakot. So kailangan i-alerto na natin this early. Bakit habang hindi pa masyadong naulan. Hindi, tagulan na eh. Diniklaran na eh. Anong general na reminder at panawagan nyo, ASEC? Yes, saktong-sakto, Alvin, no? Kasi nakita namin yung mga numero, and usually, pag sinabi ng Department of Health na, uy, buwababa yung kaso, magandang bagay yan, no? Pero kami na mismo yung nagsasabi, alam namin, kasi seasonal yan, eh. Pag nakita mo yung pinaka-graph, yung chart ng epidemic curve ng dengue, talagang pagdating ng Abril, Mayo, bumababa talaga yan, kasi natural na natutuyo, mainit ang panahon, bagamat sinasabi namin, magtakit ng, diba, ng timba ng tubig, okay yun. Pero ito na, yung tubig wala na sa timba, bumubuhos na sa paligid, 'di ba? So nagbabaha na, umuulan. At alam rin namin na year on year laging tumataas ang dengue cases mga June, lalo na pag July and August. So kami na yung nagwo-warning na huwag niyo nang pansinin yung natutuwa kami sa numero na bumababa kasi ina-anticipate namin tataas na 'yan. Umaga-anticipatory ito. Correct. Oh. At saka, kumbaga yan pa rin naman yung paulit-ulit natin ng mga reminder, mga tips sa ating mga kababayan para makaiwas. And yet, yan ang kailangan pa rin i-reinforce itong paalala na ito. Hindi kasi bumaba. Tama? Bumaba kasi yung bila. So baka makampante. Akala nila kampante na tayo. Kasi sabi ni Secretary ni ASEC Albert, huwag kayong makampante. Parang ganun. At saka parang andyan dyan na yung mga kiti-kiti. Gagalaw na yung mga yan. So dapat yung dati nating nakasanayan na pagkaandi dito na ang rainy season, tama ba ako? Tag-ulan. Yes. Iyon pa rin sinasabi ng DOH, tama po, ASEC. Tama 'yon na Doris no kasi na ano well, napansin ko rin na usually kapag Flores de Mayo, Santa Cruz, sumasabay na rin yung mga naglilinis ng paligid no na nagpuputol ng mga dahon, ng mga puno na masyado na makapal ang dahon, naglilinis ng alulod, 'di ba? Yung mga ating mga gulong dapat tinatahob na kasi parang dapat nakaugalian na natin na pag ganito na at tag-ulan na, sabay-sabay na 'yan na dapat iwasan natin yung nag-iipon ng tubig kasi kung hindi talaga dapat rin yung mga lamok na kunyari mapansin natin na yung mga bintana natin kung gumagamit tayo ng screen no dapat yung mga butas-butas palitan na natin yan ready na tayo hindi na ganoon kainit tapos na yung El Nino so pwede na tayo mag long sleeves uli magtakip tayo ng balat para hindi tayo kinakagat. Okay, ngayon, may balita na ang isang syudad sa Brazil nagkaroon na ng first mass vaccination against dengue. I don't know kung totoo ito. Hindi ko alam kung anong city. Alam mo ba ito, ASEC? Totoo ba ito na may first mass vaccination versus dengue? Hindi ko pa siya nakikita, Alvin, no? Bagamat nakabantay tayo na yung vaccination para sa dengue, isa yan sa dapat nating puntahan in the future. Yung alam natin no na hindi ko na siguro tatago na nagkaroon tayo ng di magandang experience ng nakaraang mga taon no dun sa dating bakuna sa dengue pero alam natin na yung experience na yun hindi naman yan forever. Titignan natin ang ibang mga bakuna kung ano mga datos at ang pinakaimportante sa lahat para hindi maulit yung nangyari noon is babasahin natin yung mga warning sa label. Kasi paliwanag ko sa ating mga kababayan, bakit ba tayo nagka-problema noon? Doon lang sa bakuna na yun. Kasi meron parang mga safety signals na hindi na paliwanag ng maayos doon sa panahon na yun. Nakita naman natin nung panahon ng COVID na bakuna ang sumalba sa atin at sa marami pang ibang mga sakit tulad ng tosferina, yung pertussis, di ba? Mm-hmm. Yung measles. So natutuwa kami sa DOH na bumalik na yung vaccine confidence and we want to keep it that way so that pag dumating ang panahon na meron ng ready and properly studied na vaccine for dengue, then we can go there. So opo. Hindi pa po panahon ano para kasi 'di ba nagkaroon tayo ng dengue vaccine issue. Correct. Hindi pa po panahon para magpaturok, magkaroon tayo ng mass vaccination against dengue. Yeah, hindi pa ngayon no kasi parang ano yan it's related to the other vaccines. Kailangan muna meron tayong certificate of product registration sa FDA. At pag napasok natin yon, ibang tanong pa yung kailangan natin sagutin. Kailangan ba sabay-sabay? Kung sinabi sa Brazil di umano ay mass vaccination,
kailangan tignan natin sino yung babakunahan natin ng maramihan. Kasi hindi tayo basta-basta nag-roll out ng mass vaccination kung hindi pa natin characterized yung bakuna. Yung COVID-19, di ba, that is arguably the largest mass vaccination na ginawa natin. Bilhin nyo, 78 million Filipinos, no, bakunado sa COVID-19. Pero patakot-takot na pag-aaral ang ginawa bago gawin yun. Kahit mabilisan, paspasan, walang natutulog, puyatan, naalala ko yung mga former USEC namin, mga nag-retire na sila, USEC Mir na Kabotahe, baka nalala niyo pa. Nalala namin, nag-retire na pala si USEC. Nag-retire na siya. Sabi nga niya, parang napakalaking accomplishment, no? We always praise her kasi kung hindi dahil siya, and of course many others, pero siya talaga yung sabi namin, taga-tambol na, magbakuna. So yung ganong skill ni Manang Mirna, ni Manang USEC Mirna, yun yung kailangan na ganong skill rin na pagka dumating ang panahon na may available na bakuna sa dengue, maingat tayo at at the same time, focus. Opo, pero Yasek, may bakuna ba ngayon na available sa market? Di ba yung Dengvax siya, DX na yung Dengvax siya? Wala natin na yan. May iba pa bang brand yun na dengue vaccine din? Meron mga ibang manufacturers na mamonitor namin. Hindi ko na muna banggitin, no, kasi commercial yun. Hindi, okay lang. May mga manufacturers dyan na alam namin meron silang mga nasa phase 3. Ibig sabihin, advanced stage of testing yung kanilang mga dengue vaccines. Siguro paliwanag ko lang ng mabilis, no, para bakit ba ang hirap gumawa ng bakuna sa dengue? Meron kasing apat na tinatawag na serotype. Makapagalitan ako ng mga profesor ko. Yeah, serotype. May apat na serotype, apat na klase ng dengue or strains, no? And depende kung ano yung strain na iyong binabakunahan, kailangan sakto. Ang mahirap kasi dun sa dengue Vaxia, parang it will work, let's be clear ha, then Vaxia works as long as nagkaroon ka na ng dengue before. No. Yun yung scientific issue dun eh. Hindi kasi na-determine nung unang linabas siya, kasi bagong-bago pa lang siya, na kailangan pa rin nagka-dengue ka na. So, hindi siya tulad ng example ng Tuspirina, ng pertussis or ng measles, na kahit hindi ka pa nagkakaroon ng pertussis, kahit hindi ka pa nag-measles, okay lang mabakunahan. May ganun siyang pagkakaiba. So hindi pa tayo ready to order. Na kasi kung may available naman pala na vaccine, kumaga fresh pa. Correct. Sa isip na yung kumaga na trauma tayo dun sa Dengvax, kaya hindi muna tayo o-order niyan. Mas matindi-tinding educational campaign ito. Yes, sorry. Actually, that's a perfect kind of, dalawa yung tanong ninyo na nakikita ko eh. Yung tanong ni Alvin is, ready na ba tayo mag-order? It's a procurement issue and it's also a para bang FDA and the safety efficacy issue. Yung kay Doris, hindi naman sa sip-sip ako, pero na, parang mas gusto ko yung tanong ni Miss Doris kasi ito ay kailangang information campaign. Kasi yung vaccine hesitancy, kakabawi pa nga lang natin, di ba? Tama, tama. Nung ako po in-interview ninyo, dun sa pertussis, ang lagi namin tinuturo, kaya medyo nagka-problema tayo. Buti nga ngayon, bumaba na eh. Kasi mukhang nakita natin yung tiwala ng ating kababayan sa bakuna ay bumalik na. So parang tiwala yan sa pag-ibig, di ba? Eh, naligawan mo na uli, umuo na uli sa'yo, huwag mo nang saktan uli. Baka mamaya umalis na naman. Ay, true. Pero ito na lang pahabol ko na tanong, hindi naman tanong, advice nyo po sa lahat po ng mga nanay, mga magulang ngayon dyan. Sasabihin nila, ay, bakit ko papakinggan yan? Yan si Asek, nagkaroon na ng dengue yung anak ko. Wala na lang akong pakialam. Tama ba yung ganung mindset, Asek? Ayan. So magandang tanong yan, Doris, no? Sa ating mga nanay at mga anak, una sa lahat, wala pa naman kaming rin-roll out. Kami po ay dahan-dahan at siguradong mag-roll out ng very careful kapag dumating tayo sa panahon na yon. Pero tulad po ng ating sinabi, ang dengue kasi maraming mga klase yan, maraming mga strains, no? I think 1, 2, 3, 4, or 1 and 2. But for sure, hindi yan nag-iisa lang. Ibig sabihin, maaaring nagka-dengue na po ang inyong anak, siguro under type 1, pero yung type na umiikot rin sa paligid, hindi pa siya nakakagat nung namok na yon. Siguro para maintindihan natin, kababayan, para yung variant, sa COVID, para yung variant, maaaring dumaan na sa inyong anak yung variant na Omicron, kungyari, pero yung variant na KP2, KP3, hindi pa siya dumadaan at maaari pang magkasakit uli ang inyong anak sa ganun. So, ganun rin po yung takbuhin ng dengue. Kaya, when the time comes, parang kami po ay magpapaliwanag. Pero for now, ang ating campaign is what we call vector control. Ano yung vector control? Yung mga lamok. Ibig sabihin, sila kasi yung naghahatid ng dengue. Pigilan natin yung naghahatid ng dengue para hindi natin makuha. Tama. Very good.